Recording na, bro. All right. Good evening, guys. Good evening. Pwede makarinig muna ng boses niya before we start. Good evening. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, guys. So I'm excited to learn with you and to explore this book by Dr. John Walton. Actually, hindi lang ito ang ginamit ko na reference. So as we go along, you will discover na meron din akong other na mga resources na ginamit. Kasi very basic ang i-cover natin ngayon. We will not be talking too much of theology yet. Hindi pa tayo mag-talk about sino si God and how they saw God in the Old Testament. Parang basics muna, no? Lalo na sa mga baguhan natin. I think yung mga baka ma-shock sila ba? Like I see Zina Rena. Hi Zina. So we'll hello. Si Mark Dequito, I think first time din dito ni Mark. So, hi, girl. All right. Hi bro. So we'll go very slowly ngayon. Sabihin niyo lang kung medyo mabilis ako or masyadong mabagal. Or kung nag-choppy ako. So maganda yun na step in kayo kaagad if ever I will be choppy para ma-clarify siya sa recording and even sa learning natin. Okay? So if you have questions, siguro you can just chat. Pero wag nyo lang i-flood yung chat box kasi baka yung chat na yung babasahin nila, hindi na sila makinig sa lecture. Parang ma-divide yung attention ba? So okay. So ito yung book ni John Walton, Old Testament Theology. For Christians, from ancient context to enduring belief. So mamaya siguro madidiscover nyo, bakit kaya ganito yung subtext niya? Bakit from ancient context to enduring belief? Yan. Okay. So ito yung question ko for you guys. I think wala pa nag-flash sa inyo. The question is, why is the Old Testament so difficult to understand sometimes? Bakit kaya parang mahirap intindihin ang Old Testament minsan? Sige, let's listen to Clen K. Peñalosa. Clen K. Because ang iring gagapas. Because lahi sila og lifestyle sa una, lahi ilang culture, and we cannot really like understand them fully because of that. You cannot kita makarelate sa ilaha ana. Sometimes kita kanang lahi jud fully ang atong lifestyle. We are totally different. Our time is totally different sa ilaha. Ang life na to, ang time na to karon is totally different jud dito sa ilaha. That's why it's hard for us to understand, and it's difficult for us to understand ang Old Testament because it is written according to their lifestyle and their way of living and their culture and everything like that. Thank you. Wow, Clen K, you are now officially weird. So tama yung sinabi ni Clen K, no? Na ibang-iba yung culture nila and practices and beliefs during that time. And one of the difficulties din na natin ngayon, kasi when we approach the Old Testament, meron na tayong mga tanong, di ba? Meron na tayong gustong hanapin. Like for example, si Aga last time, sabi niya, bakit, ano to sa Old Testament? Ano, saan yung salvation dito? No? Saan yung justification dito? Paano yun heaven, hell, ganyan? Paano yan yung mga mangyari sa kanila during that time? So parang dinadala natin yung mga modern ideas natin and questions when we are reading the Old Testament. Kaya minsan parang nahihirapan tayo. So, pero how should we really read the Old Testament? Paano ba natin siya talagang maintindihan? So people are having a difficult time na basahin yung Old Testament to the point na we have to write books like this na nakita ni Aga kanina, no? This is God a moral monster? Is God a moral monster? Kasi a lot of atheists, no? I think like si meron yung renowned na biologist na talagang
sabi niya si God is a genocidal, maraming pinapatay ng mga bata, maraming pinapatay na babae, parang ano, yan. Sabi, tama si Harold. Wow. My prize si Harold, si Dr. Richard Dawkins, which is magaling talaga ito siya na biologist, no? Hindi lang siya magaling sa philosophy. Pero yun ang argument niya, parang ang sama-sama nitong Old Testament God. Pero nung tinanong naman siya, how about the New Testament na God? Wala siyang masabi, no, dun sa New Testament. Kasi yung portrayal kay God sa New Testament is full of love, full of, you know, justice, full of compassion. So parang ang tanong ngayon, bakit parang iba yung Old Testament God sa New Testament God? Or iba nga ba talaga? Or parang hindi lang natin naiintindihan yung Old Testament, kaya hindi natin mali yung pagtingin natin kay God sa Old Testament. And actually parang ano, maraming hindi nagbabasa ng Old Testament. Tama ba? Mga Christians, maraming Christians na ayaw magbasa ng Leviticus. I hope ma-appreciate natin yung beauty, yung ganda ng Leviticus after this session. And kasi boring nga at mahirap intindihin. Lalo na yung Song of Songs, no? Favorite ko talaga yung Song of Songs. Sana ma-explore natin yan at mas maintindihan pa. Pero you get the picture. Maraming nahihirapan sa Old Testament at maraming nagsastruggle with this. And to that point, merong Christian preachers. I forgot yung anong pangalan ng Christian preacher na yun, na sabi niya, kalimutan na natin yung Old Testament. It's already obsolete. Parang wala na yun, no? And kasi nga ganun, hindi mahirap siyang intindihin. So ito yung session natin for today. Now, keys to Old Testament context. Ayan. And next week, we'll talk about keys to Old Testament theology. And mostly, ang perspective ito is from Dr. John Walton. So let's be excited. So let's get weird, guys. Yan talaga ang magiging ano ngayon. Kasi magiging weird na tayong lahat dito. Hindi na pwedeng maging... once na nakapasok ka na sa world of biblical studies and gaano ito ka complicated and amazing, hindi ka na makabalik sa yung old life. You will be weird na. Yun ang sinasabi ni Clint K. Weird ka na daw kasi parang may sarili ka ng mundo, no? May sarili ka ng iba na yung level mo. Pero kailangan kasi maging kind of weird when you're talking about the Old Testament. And even sa New Testament though, we'll go there pag nandun na tayo, no? May sariling mundo din ang New Testament studies. So I want to start with this. Kasi I think maganda ito na ma-gets natin itong concept na ito of high culture versus low culture. So meron na ba sa inyong familiar dito? Ed, familiar ka ba, Ed Carl, sa ano, sa high culture pati low culture? Hindi pa. Okay, si Harold, ikaw Harold, parang na-mention ito ni ano eh, Inspiring Philosophy. Okay, tama 'yun Harold. So high culture versus low culture. So ang high culture is kailangan mo ng mataas na background information para maintindihan mo kung ano yung ibig nilang sabihin. Okay? This is about background culture. So, background information. Like, sa high culture, kailangan may mataas. Okay? Kaya high culture, mataas yung background information before mo sila maintindihan. Sa low culture naman, mababa lang. Mababa lang na information. Okay na, magigets mo na kung ano yung ibig nilang sabihin. Harold, may gusto kang sabihin? Parang naka-mute ka kanina. Wala, nag-ask gani ko if naka-on ako mic, nanawag akong igagaw. Sige na, continue.
Ah, okay, sige. Yun. Grabe talaga si Carl. Pwede ka na maging scribe, Carl. So, yun. You need a high... sa high culture, you need high background information. Sige, tingnan natin para mas maintindihan natin. Let's give a few examples. So, itong alphabet. Yan. A, B, C, D. So, pag magtuturo ka nito sa mga college, ganyan, sa college students, do you think na kailangan mong mag-high culture or okay lang low culture? Sige, Carl. High culture ba itong teaching the alphabet or low culture lang? Pang low culture lang, kuya. Okay, low culture lang kasi hindi mo kailangan i-explain talaga, di ba? Sa mga college students kung ano itong alphabet. Alam mo na very low na base knowledge, magigets na yan nila. Okay? So, bakit kaya ganun? Kasi same kayo ng language, same kayo ng nationality sa mga college students. So, to college students. Ito, yan. Itong pasalubong. Okay, Josh, di na high culture. Okay, repeat kuya kay nag-choppy ka ganina. Okay, so Josh Manligoy, so do you think na high culture ito or low culture itong pasalubong? Low. Lowra. Okay, low culture. Pag nag-share ka sa Pinoy, okay? Pag nag-share ka, sabi mo, uy, may pasalubong ako sa'yo. Gets niya na yun kaagad. Pero Kuya Dens, kung i-share mo itong pasalubong sa isang, itatry mo to, gamitin itong word na ito sa isang European, Kuya Dens, do you think high culture ka or maglo-low culture ka? Murag mahay na siya, Bed. Bakit siya magiging high culture? Language pa lang daan, different naman. And then, murag very Pinoy, siguro yun kayang pasalubong. Murag sa ila, murag dili kayo uso. Yeah. So, it takes a lot of explaining to do niya para makuha yun sa mga European ang mag-grasp yun nila ang idea sa pasalubong. Sabo, tag-bring house. Yeah, dalon ang balay. Yeah. 'Di ba? So tama 'yun kasi pasalubong is not just a word. Hindi mahirap siya i-translate, 'di ba? Try to find a word that captures the happiness na nafi-feel ng isang anak kapag meron siyang OFW na ama or OFW na sister na uuwi tapos magdadala ng pasalubong. 'Di ba? You cannot imagine yung hindi mo ma-explain 'yun, yung happiness na 'yun, yung na nararamdaman pag nagbibigay ng pasalubong. So kahit na i-translate mo man ito, hindi mo pa rin ma-capture yung essence, yung lalim ng pasalubong. And high culture siya kasi kailangan mo pang i-explain, kailangan mo ng high background information para mag-gets 'yun nung person na sinasharean mo. So wait lang, magkuha lang ako ng charger ha. Sige, okay na. Okay, na-gets nyo lang yun? High culture, low culture. Bibigay ako ng example na mas masaya. Yan. Ito, Pet Malu Lodi. Ayan. Sige. Angeline, high culture or low culture? High culture, kuya. Okay, bakit siya high culture? Kasi kuya, for example, yung sasabihan mo nito is mga between 60s, 80s na mga tao, kuya. Hindi na itong magigets kasi parang new word kasi ito siya na binuo ng bagong generation na ngayon. Tapos, wala rin siya sa dictionary, parang ganun. Parang hindi siya common word po, parang ganun. Yeah, tama, no? Kapag i-explain mo ito sa kahit mga Pinoy,
mahirapan sila mag-intindi ano yung pet malu-lodi. No? Kahit Pinoy na yun ha, same na kayo ng nationality, same na kayo ng language, dialect, pero hindi pa rin nila yung mag-gets. Pero pag in-explain mo ito sa mga ka-age mo, mga ka-age ni Kuya Dance, char, maglo-low culture ka ulit. So basically it means malupet, idol. Pero alam natin yun kasi more or less the same age lang tayo dito. Ito maganda. So ito, pag sinasabi ito, tumatawa ka agad si Sir JM, no? Si Sir. And I think marami din sa inyo hindi alam kung anong EGR. Sige, sino may alam kung anong EGR? ER with G in between. Ako. Ako. Malupo go. Ano yung EGR? Extra grace required. Tama. So, di ba? Pero, pag si mo, ha, ano ito? Parang wala lang siya sa'yo, no? Yung, unless alam mo kung bakit ito nakakatawa, itong word na ito. So, this is BTM na language, no? Parang mga BTM lang talaga ang may alam nito. So, ito super high culture na talaga. So, ang EGR, dapat para pag BTM ka, Biblical Theology Movement ka na member, dapat alam mo ito. No? Kasi this is one of our mga inside jokes. When you say inside joke, yung mga tao lang na within the circle ang nakakaalam. So, ang EGR, Extra Grace Required, ito yung mga disciples or mini-mentor mo na matigas ang ulo. Yung mahirap intindihin, yung mga bulyagon ba? Mga pero again, kaya siya tinatawag na extra grace required kasi kailangan ipakita no the grace of God into them. Kasi nga they are still growing, they are still immature. So, pero guys, wag niyo to gamitin ha. Wag niyo. Hala, EGR ba 'yan? Yeah, ilay hands pa daw 'yan. Kinahanglan pa ilay hands. Or yung ala yung disciple ko EGR ba 'yan talaga? Wag niyo gawin ganyan, ha. Parang that's a bad word. So, we don't use this word frequently. Pero now you know. No, ngayon alam niyo na kung ano ang EGR. So yan. Ancient people thought differently from how we think today. So yung mga ancient people, especially yung mga kasama ng mga Israelites, mga Egyptians, Babylonians, Akkadians, ayan sila Persians. Do yung Persians malayo na yun, no? So yung mga neighbors nila during that time, iba sila mag-isip. So iba yung language nila, iba yung pag-iisip nila, iba yung mga ideas nila, and iba yung mga words na ginamit nila to express those ideas and those concepts. So they had different concerns, issues, problems. Tulad nga nung sinabi ni Glenn K. Sige, questions mo. Questions muna tayo and anything na gusto niyong itanong, i-clarify. Tingin ko lang yung charger ko.
fast hands, guys. Carl, oy. Fingers na ko yun. So wala kayo questions? Naklaro lang sa lahat yung high culture pati low culture? Yeah. Yes, kaya. Yeah. Ang point lang naman talaga nun is hindi natin maintindihan ang Old Testament dahil high culture for us. No, pag nagsasalita sila to each other, Isaiah, for example, kinakausap niya yung Israelites, talagang low culture yun. Meron na silang mga jokes, di ba? Meron na silang mga EGR, meron na silang mga stories, same sila ng worldview, ng ideas, paano nila makita ang mundo. So, hindi na nila kailangan i-explain sa isa't isa anong ibig sabihin nila. But to us ngayon, nag-word study tayo, di ba? Nag-o-open tayo ng mga commentaries, we depend on archaeology, dahil high culture siya for us. And okay sana kung buhay pa si ano no si Joshua or si Moses or si David para matanong natin na uy David anong ibig sabihin mo nitong word na ito or nitong phrase na ito kasi naguguluhan si Alexa. Pero hindi natin sila matanong eh. That's why kailangan nating dumaan sa ganitong proseso. Sige, okay na. Pwede na ba tayong mag-move on? Cassie, okay na tayong mag-move on, Cassie? Ayaw ni Cassie mag-move on. Okay lang yan, Cassie. You will move on in the future. Ayan. Sige. Next. Sige. So, let's talk about this. Joke lang. Ano ito? Sino familiar sa kanila? Ay, sorry. Sinong familiar sa kanila? Familiar, magurutanan. Ayun. Pwede ko kailaan nila, oy. Ala, alam talaga ni Glenn. BTS. Yan ang BTS. So actually, yan yung iniisip ni Solomon nung sinusulat niya yung Proverbs. No, he was trying to address yung problema of BTS during their time. Joke lang. So ngayon, nagigets yun na, no? Na talagang hindi ito ang iniisip ni Solomon when he was during that time. Ito, ano to? This is social media. Yeah. Cell phones and devices. Yan. So these are our basically these are our issues and these are our problems ngayon. So equality, peace, basically human rights, yung mga women, ano yun? Amen. Ganyan, a women, transgenderism, racism. And those are our problems ngayon. And issues. Yan ito, marriage. Ayan. Yan talaga parati iniisip ni Rayan. Joke lang, ni Kuya Dens. Kasi kami niyo una si Kuya Dens. So marriage, di ba? Ang marriage ba natin ngayon, is it the same sa marriage nilang Boaz and Ruth during the Old Testament? Ganun din ba yung concept nila of love? Na may dapat may feelings, dapat kung hindi ka na in love, dapat hindi mo na siya mahal. Ganon din ba sila? Like, may wedding ring ba sila? May proposal din? Ganon? Or iba yung concept nila of love and marriage during their time? Ito. Yan. Anong masasabi mo dito, Harold? Dito sa last picture? Katong theory of singularity, Big Bang Theory. Okay, the Big Bang Theory. So, maraming nagbabasa ng Genesis 1.
ang inisip nila kaagad, uy, parang Big Bang ito, no, na in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang nasa mind nila kaagad, yung explosion and yung paglabas ng mga planets. Ganun. Pero ganun ba mag-isip yung mga ancient writers during their time? Yun ba ang iniisip ni Moses, kung siya man ang nagsulat sa Genesis, ano? Yun ba ang iniisip niya when he was writing? Yan ba yung issue of space-time nung sinulat yung Genesis 1? Or iba yung iniisip niya na concept at iba yung gusto niyang i-share? So this is basically our modern world or our world today. So let's get weird. No? Let's set aside yung mundo muna natin ngayon. And what's this? Yeah. Ano ito, Dave? The boy. Cat boy. Tabernacle, kuya. Okay, this is the tabernacle. Sa ngayon, siguro wala na tayong makita na tabernacle, no? Sa barangay natin or sa Picas Barrio, wala may tabernacle, no? But this is a very ancient na kaya ito. And what did it mean for them during that time? So, ano ito? Sphinx. This is made by the Egyptians, ano? And wala na rin tayong makikitang gumagawa ng ganito na mga kahit si Michael Sphinx, hindi niya 'tong ginagawa ngayon. These are very ancient structures. Mapapaisip ka, no, bakit kaya nila ginagawa ito at a time na hindi pa wala pang mga alam niyo 'yun yung mga malalaking mga tractors, 'di ba? So this is human labor, talagang kinamay nila ito ng paggawa under the heat of the sun. Bakit kaya nila ito ginawa? Ano kayang essence nito? And ano yung, bakit napakaganda, napaka-amazing, napaka-mysterious nito sa atin today? Yan, ito. Sige, Mark, Dekito, anong nakikita mo dito sa third picture? Anong na-o-observe mo? Kuhan, kuya, mga statues, I think Egyptian, probably. Okay, may mga statues. Ano yung mga nakikita mo na features dito na parang interesting para sa'yo? Mga half-human o animal i-combine. Okay, half-human, half-animal. No, makaka-wonder ka, bakit parang tao yung ulo tapos merong wings? Ano ito? No, napaka-weird naman. Tapos makikita mo dito, yeah, parang Babylonian ito or Akkadian. Tapos tinan mo ito, may hawak siya na lion. Ano ba yan? Anong ibig sabihin niya? Pets? Pets ba yan? Sa atin ng mga modern, sala, ang cute, ganyan. May pets siya. Pero yan ba? Ang pet niya ba talaga yan? Or meron silang iba na na pinapahiwatig diyan? This is art, no? Artwork, and this is hard work for them. Hindi sila gumamit ng 3D computer to make this. Talagang kinamay nila ito. So there was effort. There is dugo at pawis. Pero behind this, may theology. Merong concept of God and the world na nag-drive sa kanila to create these structures. Na ito. Ed, nakakabasa ka ba nitong language na ito, Ed Carl? Saan, bro? Wala pa, mabagal yung internet namin. Ay, hindi. pero familiar ka, anong language ito? Hindi rin. So ito yung tinuro sa amin ni Pastor Ramcel. Naalala mo pa, Kuya Dens? Itong language na ito? Yan, Akkadian. So this is very ancient na language na
sa bato nila linalagay, no, tinatawag nating cuneiform. So itong language na ito, tinatawag siyang Akkadian kasi parang wedge siya, 'di ba? Tingnan niyo yung structure ng mga letra nila. Very very ancient talaga itong alphabet na ito. And ganito sila magsulat. So very very high culture ano for us. Kaya huwag kayong mag-wonder kung bakit medyo mahirap intindihin ang Old Testament. Kasi ito yung mga ideas, ito yung mga language and culture na ina-address nung mga biblical authors during their time. Hindi yung mga culture natin ngayon, di ba, na problema like abortion, ayan, a man, a woman, presidential elections, ayan, yung mga issues natin ngayon. Pero hindi kasi yun yung mga pinagdaanan nila during their time. Of course, merong mga similarities, ano? Pero again, this is an intercultural, it's a cross-cultural experience. Tatawid tayo sa culture nila when we are trying to understand anong gusto nilang sabihin. So, tinatawag nating authorial intent. Yeah, this is what we call the Ancient Near East. Or tawagin na lang nating A-N-E. So wag na kayo mahirapan na yung mga shortcut natin. A-N-E, basically Ancient Near East. And yan na yun, mga Akkadians, mga Babylonians around 2,000 years ago. Ay mga more than 2,000 years ago. So sa time nilang Moses, so that's around 3,500 years ago. Imagine no, ang tagal na, 3,500 years ang kailangan mong i-cross. Yung mga Egyptians ngayon, talagang ibang-iba na sila sa Egyptians noon. So yun, ganong kalaking time distance ang kailangan nating i-cross when we read the Old Testament. And a lot of us, kasi when we read the Old Testament, tinatry natin siyang basahin through the lens of the New Testament. So mahirapan ka pa rin noon. Bakit? Kasi kapag binasa mo yung New Testament, marami na rin nangyari. One of the biggest things na nangyari is the Hellenization. So ano yung Hellenization, Kuya Dens? Dito ba si Kuya Dens? Ed Carl na lang. Anong nangyari sa Hellenization? Yung influence ng mga Greeks, yun, inadapt na ng mga Jew, no? Nagkaroon nung during that time naging height yung Greeks, yung culture nila, yung way of living nila, kasi eventually inadapt ng mga Hudyo yon. So basically yun na naging Greek na rin sila, or inadapt nila yung lifestyle and culture ng Greeks. So even yung mga knowledge, even yung mga wisdom nila ay may bahid na ng Greeks. Tama, very easy theology, ano? Pero yun, nung Hellenization kasi marami na ring nagbago yung ideas nila, yung language. Kaya di ba ang New Testament is written in Greek, hindi siya nasulat in Hebrew. Kasi nga nagbago na yung language nila, so ang dami ring ideas na from Greek thought na pumasok ngayon into their mindsets. Ayan. Kaya mahirapan ka when you're trying to read the Old Testament through the New Testament. Do meron, hindi natin sinasabing mali yun, ha? I'm just saying mahihirapan ka. Kasi nga yung language nila and culture talagang nag-iba na rin. And ideas. Okay, so ito yung the Ancient Near East na map. Ayan. So as you can see, merong iba-ibang empires and locations. So you have the Mycenaeans dito, 'di ba, the Hittite Empire, Assyria, dito sa itong color green is the Kassite Babylon, dito sa right is the Elam, tapos Egyptians dito sa may Africa. So this is the Ancient Near East na mai-imagine niyo. Ang Mesopotamia nandito banda sa may green, Kassite Babylonia, no? Tinatawag siyang Mesopotamia because it's in between two rivers, the Tigris and the Euphrates.
So, yun na yung napaka-fertile yung ground na yan, kaya tinawag Fertile Crescent. So, yan, nadyan na yung Mesopotamia. And a lot of things happened dyan, di ba? Babylon, Assyria, sa lugar na iyan. Nineveh, makikita yung lugar na Nineveh. And you remember si Jonah, di ba? And yung Bible na story, it occurs in these areas din. And yung mga ancient cultures, nandito sila nakatira. So pagtitingnan mo kung ano yung ano yung ancient na mga names and ano sila ngayon, so yung Iran, yan na yung Persia, yan na yung Iran ngayon. Itong Mesopotamia sa ngayon Iraq. And then Assyria, Iraq din. Tapos Israel and Palestine nandito sa may left. Anatolia is ito yung modern day Turkey and Egypt today. So makikita niyo may world map diyan yung color green. So diyan naka-focus yung entire Bible story na from Old Testament to New Testament, ano. So amazing kasi na in our world today, we are in the Philippines and yet we are talking about a distant time and a very medyo malayo-layo na lugar. Pero let's try to think like these people muna. Pasok tayo sa time machine, tapos let's try to think ancient. Let's try to think like weird people. Like itong mga tao during their time. Okay. Sige, pakibasa nga nito, Clint K. Neighbors can easily understand each other while foreigners do not. Okay. This is important when trying to think like the ancient biblical author. All right. So thank you, Clint K. So yung mga magkapitbahay, the neighbors, they can understand each other, no? Pero yung mga foreigners, mahihirapan sila. Intindi. So, yung ancient Israelite, maintindihan niya yung Egyptian kasi neighbor sila. Pero yung ancient Israelite, yung Pinoy, parang mahirapan sila. Di ba? Merong may gap eh, may gap. So, this is important when you're trying to think like the ancient biblical author. Sabi pa ni Dr. Heiser, kapag nagbabasa ka daw ng Old Testament, palabas mo yung inner Hebrew mo. You channel the inner Hebrew within. Tapos kapag nagbabasa ka daw ng New Testament, ipalabas mo yung inner Greek mo. So, sa mga hindi pa nag-aral ng mga languages na yun, medyo mahirap siya, pero hopefully as we go, no, hindi naman tayo nagiging experts overnight. Pero now we can begin to go deeper sa anong gusto nilang sabihin. Okay? Naiintindihan lang ba itong discussion natin? Like, is it clear to everyone? Mark de Guito, nuggets lang yung ano natin? Yes, yeah. Okay, very good. Sige. Ayan! Ito, maganda ito. Sige, si... ayan. Si... Rayan, sige Rayan. Kung mag-uusap ito si ayan, guwapa daw. Sino itong nasa left? Kilala niyo ba itong nasa left? Si Cassie, kuya. Okay. Si Cassie, which ito siya yung may pinakamagandang accent sa buong BTM, ano? Si Ate Cassie ninyo. So pag si Ate Cassie, nakipag-usap siya sa isang ancient Mayan, itong babae na nasa right, no? Ancient Mayan na naka-costume. Do you think na magkakaintindi sila? Irian, do you think magkakaintindi sila sa isa't isa? Siguro, dili, kuya. Okay, so anong kailangan nilang gawin para para magkaintindihan sila, Rayan? Kuan, they have to learn each other's language or siguro kana.
Okay, pwede nilang learn each other's language, pero pwede rin magkaroon sila ng translators. Diba? So, yung mga translators ngayon, sila yung magsisimplify. And praise God, ang dami nating mga translation sa mga Bibles. So, tapos yung mga translator naman, iba-iba yung mga translator. Merong mga translator na itatry nila yung word for word. Tapos meron ding mga translator na iibahin nila, parang tatry nilang hahanap ng mga parallel. Like magsasabi si Cassie, sabi ni Cassie, sabi niya, "Hey, I wanna give you pasalubong." Ganyan. So hala, paano yun i-translate yung pasalubong, no, sa isang ancient Mayan person? No, paano niya kaya i-translate yung pasalubong? So gagamit siya ng mga parallels. Sasabihin niya dun sa Mayan, ay parang ano yan, parang ganito, ganyan. So kaya makikita mo, merong mga translation na parang ganun. Na hindi na sila word for word, pero tinatry nilang i-simplify, naghanap siya ng parang parallel or similar sa pasalubong na concept. Kaya meron tayong mga translations like NLT, di ba, na hindi na talaga siya word for word. May pagka tinatry na nilang i-simplify. Yeah. So, kaya sana ma-appreciate din natin yung diversity ng mga Bible translations. Meron ba sa ating KJV only dito? KJV only is. So I'm so sorry. Pero we don't believe na KJV lang ang in-inspire ni Lord. No, hindi. Sabi daw nila, pagpunta mo daw sa langit, ang open na book doon, KJV daw, no? Ang KJV sinulat daw ni Paul. So we don't believe that, no? Na KJV only. Sana ma-appreciate natin yung diversity din ng mga translations. Kasi they're just trying to bridge the gap ng yung time distance. Kasi nga, iba na yung mundo ni Cassie sa ancient Mayan na ito. Pero ito, ganyan. Hindi nyo pa nakikita, no? Sige, Aga. Ito, Aga. Pag nag-usap itong dalawang babae na ito, Aga, do you think magkakaintindihan sila? Lisod lagi niya. Magkaintindihan niya. Yan, mga ano natin ito, mga holy women of BTM, no? Pero bakit kaya na magkakaintindihan sila, Aga? Ito si Rayan pati si Cassie. Filipino ra sila duha, dayon. They speak the same language. Same sila og edad. Ay, same bracket lang na edad. And many more. Yes, and one of those similarities talaga is na both of them are Christians, so they have the same worldview, parehas sila ng pananaw sa mundo. So talagang diretso-diretso na siguro sila ng pag-uusap. And siguro, especially yung location, ano? Like siguro same lang kayo ng region 9 sa Zamboanga Peninsula. So talagang madali lang i-bridge. Yan, marami silang mga similarities, same denomination. So yeah, I think simple lang naman talaga yung discussion natin so far. So ngayon, let's go deeper. No, parang medyo madali-dali lang yung discussion natin lately. Ito na mag-ano na tayo. Let's dive in. So ready na ba kayo or gusto niyo mag-break muna tayo kasi medyo lalalim na tayo this time. Parang for Kuya Dens, parang this is so easy, ganyan. Para ma-challenge natin si Kuya Dens. Sige, mag-ihi muna ako. Break muna tayo. And let's prepare our hearts kasi medyo ano na tayo. Let's go deeper na this time. Okay, I need your attention. I need your focus. So, yeah. 2 minutes, 2 minutes.
na trigger si the boy sa usa ka word diha ba? Intermission daw mga sad boys, ikot si kano si Carl. Kuya aga una. All right. Sige. Ready na tayo, guys? Tapos na magkain si Kuya Dance. Okay. Sige, so let's talk about the yung mga differences kanina. Tapos bakit nahihirapan si Rayan mag-usap sa Mayan woman, pero pag nag-usap sila ni Cassie, Si Rayan pati si Cassie kapag nag-usap sila, nagkakaintindihan sila, no? Ang explanation ni Walton is because same sila ng cultural river. So ano itong cultural river? Ito yung river na same yung parang lahat ng ideas and concepts ninyo dito dumadaloy sa same cultural river. Okay? So, let's say, ang cultural river natin ngayon is very Western. Diba? Yung cultural river natin ngayon is, kapag nagsasalita tayo, gumagamit tayo ng mga Western words. Diba? Mga English. Nag-i-English tayo, tapos yung mga concepts na ginagamit natin, English na rin. So, lahat ng ito nasa cultural river natin, mga beliefs natin, may pagka-Western na and modern. So, ito yung parang yung mga ideas na dumadaloy ngayon. So, say for example, racism. So, that's a concept na very particular tayo ngayon. And dumadaloy ito ngayon sa cultural river. And pag nag-uusap tayo, we are drawing into this cultural river. 'Di ba? Parang nag-iigib tayo galing sa river na ito. Whether we believe in racism or not, kapag nagsasalita tayo, we are using concepts na dumadaloy sa cultural river. Okay? Whether you believe or not sa racism, pag nagsasalita ka, nasa mind mo 'yun, yung racism. Ina-address mo siya or dinideny mo or something. Kasi nga, dumadalo yun sa same cultural river. Atheism, for example, the belief na there is no God. Diba? Dumadalo yan ngayon sa cultural river natin.
postmodernism. Ano itong postmodernism, Harold? Greatly associated siya with relativism. So parang there's no truth, na good. So dara siya rooted na idea. Pero basta mo to. Yeah. And makikita mo ito in how people live their lives today na parang walang totoo. You have your truth, I have my truth. You have your religion, I have my religion. Yeah. So, wala talagang totoo, no? Mga preferences lang siguro yan, subjective truth. Yan. Those are ideas na that are in our cultural river today. Ito, supernatural. So, ito maganda makinig kayo. No? So, sa itong supernatural, this is actually a modern concept. Parang ma-separate natin ano yung natural at ano yung supernatural. Yung mga ancient people pala, they don't think like that. Hindi nila na-separate ano yung secular pati ano yung non-secular or religious. Parang for them, kasi the way nila nakikita ang mundo, lahat ito parang na-control eh, at na-involved yung gods dito. Pagdaloy ng tubig, sa pag-ulan, yung mga storms, earthquakes. For them, lahat yun na kinokontrol yun ng mga gods. So, hindi nila nasi-separate ano yung natural pati supernatural. Kasi tayo pag nakita, ay umuulan, na iniisip natin kagad chemistry. Diba? Molecules. H2O. Ano bang nasa isip natin kapag umuulan? So, very materialistic na yung mundo natin ngayon, yung cultural river natin. Pero nung time nila, hindi sila ganun mag-isip, hindi sila materialistic tulad natin. Kaya nga, pag titingnan mo, pag may ginawa si God na amazing na act, di ba? Parang may miracle na ginagawa si God, like yung burning bush, or yung merong nagsasalita siya sa lightning, or yung fire coming from heaven, hindi nila tinatawag na supernatural yun. Parang ganun talaga. That's how the gods operate. Ang tawag nila doon is God's signs and wonders. Diba? Tinatawag nilang signs and wonders yung ginagawa ni Lord. Kasi nga hindi nila sineseparate kung anong material and non-material and supernatural and spiritual. Para sa kanila, intertwined yun lahat. Konektado yun. Mamaya, magiging mas meaningful ito when we talk about the Great Symbiosis. And ito. Yan. Sige, Daboy, ano itong last na word na lumabas? Worldly yan, kuya. Worldly. Worldly? Ano ba? Diba yan ang gusto mo? Sad boy, de joke lang. So, this is something na nag-flow sa ating cultural river. Itong uyab-uyab. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito, Carl? Baka high culture ito sa yung uyab-uyab. Retired na ako dyan, kuya. I mean, Ed Carl. Hindi ko alam, bro. Ano ba yan? Sige, Daboy, i-explain mo nga kay ano parang high culture itong uyab-uyab. Ano itong uyab-uyab, Daboy? Ala. Si Kuya Dance, right? Explain. Kuya Dance. Ano? Pag sa Bisaya kasi, pag inuulit-ulit ang term, ibig sabihin yan, hindi yan totoo. So halimbawa, tao-tao. So, hindi totoong tao. So, kung uyab-uyab, hindi totoong uyab. So, yun. Boyfriend? Tama? Yeah. Relasyon. Okay. Yeah. So, pag uyab, ang uyab kasi is boyfriend or girlfriend. No? Happy birthday pala sa girlfriend mo, Ed. So,
Thank you. So ganun pag uyab, pero pag sa Bisaya, pag dinoble mo, uyab-uyab, parang joke-joke lang ba? Parang joke-joke lang yung relationship nila. Pero as you can see, nasa cultural river natin yun. Alam natin na merong mga relationships ngayon na boyfriend-girlfriend na hindi seryoso. Diba? Merong mga relationship na bigla lang nabuntis, na uy, surprise, bakit ka nabuntis? Tapos hindi pa sila kasal. So may mga ganong na mga, and whenever we talk, kapag nagsasalita tayo, ginagamit natin itong mga concepts na ito. Kasi nga, dumadaloy siya sa cultural river natin. Gets lang? So yun ang concept of cultural river. It's the ideas, concepts, words na dumadaloy sa isang group of people. Okay. So ito yung cultural river natin, ano? Let's now go to the ancient cultural river. Yan, ito. The image of God. So sa atin parang hindi tayo, you know, familiar with this, no? The image of God. Sa Hebrew pa, it's the Hebrew word telem. The image. Telem. Ano masasabi mo dito, Ed Carl? Kuya Ed Carl, sa image of God? With regards sa? Sa image of God in general, anong pagkakaintindi mo dito? Kung image of God in relation sa tao, bearer. You know, parang we are bearer of the image of God. Or meron tayong image of God in a way. O yun, yung Imago Dei. So image of God in relation naman sa Kanya, sa Diyos mismo, or sa God, anything sa God. Yun yung character, attributes, yung likeness, or anything that pertains to Him. O yun yung pwede nating himayan out of that. Okay, thank you, Ed. So, nung time nila before, nung mga yung mga Akkadians, Babylonians, you know, 3,500 years ago, meron na silang concept of the image of God. And nilalagay kong small g dito na God dahil literally yung gods nila. Okay, meron silang mga idols na nilalagay. And yung concept nila actually sa image of God during their time, according pa kay Walton, is itong tinatawag ka na image of God if you represented that God. Okay? You are a substitute of that God. Kaya yung king, for example, yung king lang actually sa time nila, yung tinatawag na image of God. Let's say for example, si Pharaoh. Diba? Yung Pharaoh, nung nakalaban ni Moses, he was called the image of God. Kasi siya yung nag-represent as God sa mga Egyptians. And what he said was absolute. Kung anong sinasabi niya, yun ang masusunod. Yun ang sinasabi ng Diyos. Ano? So he represented God to the Egyptians. Now, kinuha itong idea na ito. Kasi nga, cultural river, di ba? It nasa ancient cultural river ito. So kinuha ito ng mga Israelites or ginamit ito ni God. And sinabi niya, hindi lang ang king ang image of God. Ang inintroduce niya is everyone is made in the image of God. No? Humanity, in general, is created in the image of God. So kahit na disabled ka man, or kahit na pungkol ka, or pipi, or or slave ka ba, or king, or kahit ano pang profession mo or anong walks of life, anong tribe ka pagaling, anong nation ka pagaling, you are not created in the image of God. You are called to represent God and to show who He is to others, at the same time to be partners with Him in ordering the universe. So yun, itong image of God kasi dumadaloy ito sa cultural river nila. Naintindihan ito ng mga Babylonians and mga other mga Egyptians during that time. Sa atin ngayon, parang foreign siya, no? Parang big word siya or something na mga Christians lang ang gumagamit na term. Polytheism, yan. So kung sa atin ngayon, laganap ang atheism, noon talagang polytheist lahat. No,
during that time. And tama ba, Ed? I think sa pagkakalam ko, lahat talaga polytheistic ang pag-iisip. Tinawag ni Lord si... Yeah. Nagsalita ka, Ed? Ayun, tama. Lahat kasi sila, actually, yung idea nila about God is every individual sa kanila, meron silang tinatawag na personal God. Like si Abraham, yung narinig niya yung boses ni Yahweh na tinawag siya na go to this place, ang idea ni Abraham is personal God niya yon sa kanyang sarili. No, not necessarily nakilala niya yun si Yahweh, pero ang tingin niya muna at first is, personal God ko to, kaya susundin ko ito para i-bless niya ako kasi personal God ko siya. Pero not necessarily na si Yahweh kagad yun. So ganun yung environment nila, na marami silang kinikilalang Diyos individually at saka Diyos per family, Diyos per country pa or per land pa. Tama yun. Thank you so much, Ed. Merong personal God, merong family God, merong tribal God, no, parang patron God ninyo. Tapos meron din parang nation God, parang ganun. And ang kagandahan ng ginawa ni Yahweh, kasi tinawag niya si Abraham out of that polytheistic na lugar. Sabi niya, go out from there, no? Parang come out from that place. At alam niyo, napaka malaking bagay yun. Bakit? Kasi yung mga gods kasi, sila yung may-ari ng for them ha, for them, they believe na yung gods ang may-ari ng isang land. Okay? The gods own the land. Tapos parang nagbibigay lang siya ng parang may kings, may pharaohs, para yun ang tagapag-alaga ng land. Pero yung land na-associate nila with the gods. Okay? So parang ganito, uy, the boy, huwag ka pumunta dun sa, ano, sa China. Bakit, Kuya Obed? Kasi ano yun, ang may-ari nun si Marduk. So si Marduk is the god ng, is the chief god ng Assyrians. So for them, si Marduk ang may-ari nung land na yun. So, they associated the land with the gods. So, nung tinawag ni Lord si Abraham away from Ur, no? Parang ang nangyari doon, parang sinasabi niya, iwanan mo yung mga gods doon. Nagets niyo? Ang ginawa ni Abraham, pinalikuran niya na rin, parang pinutol niya na yung mga ties niya with those gods na winnership niya in that place. So, makita niyo ang laking bagay nun na yung pagtawag ni Lord kay Abraham. Tapos, pag binasa mo yun sa Genesis 12, parang wala lang. Okay, nag-transfer siya ng location. But to them, malaking bagay yun kasi when you transfer your location, parang nag-transfer ka na rin ng Diyos. Kasi nga, meron silang tribal gods and mga city gods. Ayan. Polytheistic. May maraming mga gods at iba-iba yung worship nila. Ito, the Great Symbiosis. Ang Great Symbiosis, mamaya ako na i-discuss. Pero to us, very foreign ito. Wala ito sa cultural river natin. Ayan, the flood. Ito. Guys, makinig kayo. This is so amazing. Alam nyo ba, na during the time sa Old Testament, during the time nilang Moses, nung nasulat din yung flood story, alam nyo ba na ang mga ibang kultura, na ang narinig ko nga halos lahat, or if not lahat, meron silang sariling flood story. Okay, so ang mga Babylonians, they have their own flood story, and these other cultures during the time, meron silang flood stories, and iba-iba yung pag-relay nila ng mga flood stories na yun. And so, ang point lang talaga nun, di ba, ancient cultural river, it means everyone was familiar kung ano yung flood, the flood. Parang, pag sinabi mo sa kanila, nagkaroon ba ng flood? Duh! Like, parang, everybody assumed it's true during that time. Pero, ano ba ang nangyari sa flood? And, ano ba yung message doon? Yun, doon tayo magkakaiba. And pagbabasahin mo yung flood story, yung kay Noah, di ba parang ang daming mga detalye doon na hindi na-explain. Kasi nga, everybody knew it. Low culture yun for them. Talagang gets na gets nila na may flood. Pero ang nangyayari doon, sabi pa ni kay Walton, is what we call
divine clarification. Divine clarification. Pina-clarify ngayon ni Lord kung ano ba talaga ang nangyari during the flood. And ano ba talaga yung message? Na ano ba talaga yung mali na nangyari during the flood? Kasi iba-iba yung ways na pagsabi nito eh. Depende sa culture. Pero divine clarification ang nangyari. Kaya wala nang explain-explain. Diretso na pagsulat sa the flood. And ano ang question dyan is, ano bang kina-clarify ng flood narrative sa Genesis? Ito, creation. So, ikaw Harold, kapag na narinig mo yung word na creation, anong nasa mind mo? Sa kuha is kuha. How God orchestrated everything na ma-incorporate gapon siya sa murag sa ano eh, sa natural na ano ba, like with all the physics, chemistry. So ayun, murata. Okay, so tama yung maganda yung sinabi ni Harold. Kapag sabi creation, ang nasa mind niya 6 equals mc squared, chemistry, materials, atoms. So, alam nyo ba na ang atom, lumabas yung concept of atom, ha? Ano pa yun, napaka-controversial pa nung lumabas yung idea na yun. The concept of atom was 400 BC. Yan na idea. Sinong nag-share niyan? Si Democritus. Ano dito may basic chemistry. Diba? So, yung idea of, you know, the world is composed of a single basic elementary particle, yung atom or atomos, is very recent yan na idea. For them, pag nagsabi creation, iba ang ibig sabihin nun sa mga ancient Israelites. Creation for them is not from non-material na naging material. Hindi sila materialistic eh. Ang tawag nga ni John Walton dito is what we call functional ontology. So ano yung functional ontology? Ang basically, ang ibig sabihin nun, something exists kapag meron siyang purpose or role. I guess nyo? Meron siyang function, kaya siya tinatawag functional ontology. Ontology is the understanding of being and existence. So, sabi niya, merong nag-e-exist ang something if it has a function or role. So, say for example, yung dagat. For them, yung dagat does not exist. Or parang, hindi yung dagat and darkness, di ba? In the beginning, di ba? God created the heavens and the earth, and ano, there was darkness. And there was waters, ganun. For them, yung waters na yun and darkness, it doesn't exist. Bakit? Kasi wala yung function. Wala yung role. They associated it with chaos. But here comes si God. He starts giving function. He starts giving role. And things start to have existence. In Genesis 2, anong nangyayari? Sabi niya, humans, Adam and Eve, ito ang gusto kong ipagawa sa inyo. Go and multiply. No, huwag kayo magmangkoy. Joke lang. So sabi niya, go and multiply. I want you to order the creation with me. And nung ginagawa ni Lord doon, ang ginagawa ni Lord is, He is giving them function. He is giving them roles. So yun ang nangyayari. So when we talk about creation, this is about ordering. This is about arranging the world. Ganun sila mag-isip. Okay? Not saying na ganun talaga ang creation eh. Today, pag mag-usap ka with your friend, uy bro, na-create ka ba? Parang hindi ka na-create eh. Wala kasi pulos. Okay, mag-ganun ha. Wala kasi purpose. Ganyan. So, for us, iba na. Iba nang ibig sabihin ng creation for us today. Pero, during their time, sa time ng mga biblical authors, nung sinulat nila ito, most likely, ganyan sila mag-isip. When we talk about creation, hindi siya physics and biochemistry, Big Bang, billions of years ago, hindi yun ang iniisip nila. Ang iniisip nila was, who is this God na nag-order, na nagbigay ng function, na nagbigay ng role, na nagbigay ng purpose sa buhay natin? Bakit ba tayo nandito sa mundo? May purpose ba ang buhay? Sino ba ang Diyos na sasahin? Kasi meron ding creation stories ang ibang mga
nations. Ang ibang nations sa ancient Near East, for example, yung very familiar sa inyo, yung Enuma Elish sa Babylonian na creation story. So, Kuya Dens, nabasa mo na ba yung Enuma Elish? Familiar, pero medyo di ko sure sa details. Yan. So, si Kuya Ed Carl, alam mo ba yung Enuma Elish? Hindi ko pa na-encounter. Mo ba na ang gawar ang gods? Yes. Dayon, so, ang parts na deform. Yes. So basically, ang nangyari sa Enuma Elish is you have the god si Marduk, no? Tapos may kalaban siya si Tiamat. So this is creation, ha? This is how the world was created para sa mga Babylonians. Here comes si Marduk, the chief god. Nakipaglaban siya with Tiamat. Si Tiamat, she represented the sea. So paglaban nila doon, nag-away-away sila. Tapos yung parang napatay ni Marduk si Tiamat, yung parang body parts ni Tiamat, yung parang mga remains niya, yun na ngayon ang naging dagat and naging land, naging trees and all. So hindi ganun talaga ang nangyari, ha? If you can, mas maganda i-research niyo talaga. Pero something like that ang nangyari. So, ang creation stories ng ibang nations, may war. There's a war between gods, tapos, di ba, may conflict, may patayan, tapos yung result na nun is creation. So, makita mo, ang iba talaga sa Israelites. Di ba? Iba talaga yung Old Testament kasi ang Genesis narrative is walang away. Di ba? Walang conflict. Here comes this God, this singular being na si God, and He orders everything. Diba? Walang nakipag-away sa kanya, walang nag-go against sa kanyang rule. And for them, yung creator, hindi pag sinabi mo creator, hindi siya someone na parang one-time event na from non-material to material. Ang creator for them is someone who orders, who is in charge. So, for them, even every day is merong creation. Hindi siya, na-create, tapos na. No, even hanggang ngayon, may creation. Bakit? Kasi until now, the universe is still being ordered. Civilization is still being ordered. And when they ask, sino ba ang Lord God? Ang tinatanong talaga nila, who is in charge? Sino ba ang creator God mo? Si Marduk ba? Si Yahweh ba? Who is in charge? Who is superior? Kasi nung naging creator God si Marduk, meron pang mga creator God before Marduk. Natalo niya yun, natay niya yun, or parang na-conquer niya. So ngayon, siya na ngayon yung creator God. Siya na ngayon yung in charge. Siya na ngayon yung nag-o-order. Siya na ngayon yung chief God. Siya na ngayon yung creator. Siya na yung in charge. Siya na yung nag-o-order ng universe. So, nakita niyo na, guys, bakit nahihirapan mag-usap si Kasi, yung amazing na accent ni Cassie, pati yung Mayan woman kanina na thousands of years ago. Kasi iba nga sila mag-isip. At iba rin tayo mag-isip. We may use the same words, pero iba yung concepts, assumptions, beliefs natin. Dahil nga magkaiba tayo ng cultural river. And we have no choice. Lahat tayo may cultural river. Doon tayo umiigib sa ating mga ideas. And if you really want to dig deep sa Old Testament, kailangan nating bumalik sa time nila. That's why archaeology is important, language is important, and scholars are, we thank God for scholars. They simplify our lives. Sige, any questions? Masyado bang heavy? Wala rin question niya. Interesting na. Nag-ano na tayo? Parang rising action na? Yeah. Padayo na lang. So, pero guys, ang gusto ko lang makuha ninyo, ma-appreciate nyo ngayon, nagme-make sense na, di ba? Yung Tower of Babel, it's a ziggurat. Sinong naglalaro ng Dota dito? Ako. Di ba? Ano yung ziggurat sa Dota? Yung tower. Parang... Di ba? It's a tower. Ano yung nasa taas niya na parang tumatapon ng something?
Depende sa imong i-upgrade, pwede man siya. Duha man to. Oh, technical na tayo, ha? Yung parang color white, 'di ba? Yung yeah, magnetic crystal. Yeah. And I think ang parang representation nun is parang this is spiritual. Yung yes, power yes. Na doon. And ganun talaga ang ziggurats. These are parang temple structures that they create for the gods. Communicate with the gods. So ngayon maintindihan mo, kaya pala yung Tower of Babel, nagalit si Lord. Kasi they were trying to communicate with the gods. Trying to create parang sacred space, no? A space where the gods can dwell and you know, parang humanity work together for that. Hindi mo yun maintindihan kapag na-try mo siyang basahin through the New Testament or through modern lenses. But if i-compare mo siya sa during that time, yung Tower of Babel, ziggurat pala yun. Ngayon, it makes sense. Kaya bakit nagalit din si Lord? So wala pang question? Mark De Guito, okay lang tayo so far, bro? Okay lang kaya. Okay, I hope na na-excite kayo at the same time na appreciate natin, no? Okay. Hopefully we can yung covenant, siguro next week ko na lang to i-explain. Pero ngayon, covenant natin, parang iba yung pag-intindi natin sa covenant sa pag-intindi nila before. So, yeah. Ito maganda na makuha natin. Yung point lang talaga na gusto kong makuha natin from the concept of cultural river is, will you go with the flow? Will you go with the flow ng cultural river mo? Kasi nga, itong cultural river natin, nandito na yung mga ideas na ito eh. Yung uyab-uyab, di ba? Atheism, postmodernism. But not just that, merong conservatism, di ba? Mga Ben Shapiro. Meron ng mga ideas today like math, physics, chemistry. And we can go with the flow or we can go against the flow. Anong ibig sabihin ko nun? Ang ibig kong sabihin is, merong mga ideas na for us, gusto nating labanan. Like atheism, postmodernism. Pero meron namang mga ideas na we just go with the flow. Kasi wala namang mali with these ideas. Like yung idea of marriage. Or hindi ako against sa marriage. Contrary to popular belief. So yung idea of love. Diba? Though, again, against tayo sa certain ideas about love, pero hindi naman tayo against talaga sa love in general. And for the ancient biblical authors, meron silang mga ideas sa kanilang ancient cultural river na they are against those ideas and those concepts and those beliefs, like polytheism. They were going against their cultural river. Pero meron namang mga ideas na hindi sila nag-a-against and ginagamit nila yung language na yun, ini-expand nila. Yun ang question about cultural rivers. Will you go with the flow or will you go against the flow of your cultural river today? Nagets lang? Sir JM, nagets lang yung concept of cultural river? Yes. Yan na lang natin, maliit lang na application. So, Mel Jane, are you there, Mel Jane? Hello, kuya. Madunggal na ka, kuya. Madunggal na ka, Mel. So, Mel, anong mga ideas sa cultural river ngayon na for you, parang you want to go against? Go again. Like, sa LGBTQ, opposition sa normalize na nang sa LGBTQ kuya and kana po culture na what my
my body, my role. Naging ana ang culture kan sa mga women, like, yeah, because it's their body, they can do anything with it, they can wear anything, and ilang i-blame ko. Basta, they don't realize na ang responsibility na sa both, and dili lang kay basta yung ana. Against ko ana, ang idea karon. Okay. Thank you so much, Mel. So, yung LGBTQ, no, and multiple genders, kanya na idea. And also the idea na, na this is my body, I can do what I want. Ayun, ganun na, na idea. So, you want to go against that idea na nasa modern cultural river natin ngayon. And in the same way, meron ding mga issues and problems and concepts during their time na these biblical authors are trying to address. They're trying to talk about that, no, to talk against those beliefs. And isa na yun yung polytheism among other issues. So yeah, I hope na mas maintindihan nyo na at ma-appreciate, ma-love ang Old Testament after this. So guys, these are our, itong tinapon nyo, no, parang leaving the baggage. So yung mga modern ideas natin, let's leave the modern baggage behind. Kapag nagbabasa tayo ng Old Testament, try muna natin i-set aside yung mga justification, no, mga sanctification, mga systematic theology natin ng mga issues. Mamaya na, no, after natin mag-exegesis, we'll talk about those things. Pero we have to leave the modern baggage behind para mas maintindihan natin ano ba talagang gustong sabihin nitong mga biblical authors from thousands of years ago with a different language and different problems and issues. At least temporarily. Kasi kukunin lang naman natin yan ulit. We have to go back to our real world. Kaya nga na-appreciate ko si Clenke kasi kami ni Kuya Dens, kapag masyado na kaming historical, si Clenke, binabalik niya kami ngayon kay Duterte. Binabalik ni Clenke ngayon sa mga issues na pinagdadaanan natin as Filipinos. Ganyan-ganyan. Kasi minsan nakakalimutan na namin yung mundo ngayon. No, di ba, Kuya Dens? Alright. So we have to leave those modern ideas pag nag-study tayo sa Old Testament. Tapos pupulutin lang din natin ulit kapag natapos na natin yung process. Kaya merong exegetical idea, di ba? Tapos after that, yung reflections natin and application. Modern na yun. Sa atin na yun yung reflections and application. Yung exegetical idea pa before, lahat yun ancient. So ito yung isa ito sa mga videos na pinakita ko, sinend ko sa treasure chest. Kung meron kayong time, maganda ito makita ninyo. So gumamit si Lord ng mga imperfect messengers, yung mga messengers na may pre-scientific beliefs like flat earth, yung ulan na huhulog kasi may butas sa sky, ganun. Ganun sila mag-isip eh. They don't think na ang world is nagpo-float, you know, in outer space. Hindi sila ganun mag-isip. And pag tinignan nila stars, hindi sila umisip, hala, stars, flaming, ano yan, hydrogen, helium, na mga flame balls. No, no. Pag tumingin sila sa stars, they thought that was a manifestation of the gods. Nagpapakita ngayon yung gods sa kanila. So, pero again, ginamit yun ni Lord, yung mga pre-scientific beliefs nila to communicate sa kanyang audience during that time. And again, sa libro pa, 'di ba, ni Dr. John Walton, from ancient context to enduring belief, no, to enduring theology. Kasi nga merong gustong i-communicate si Lord that transcends science, that exceeds science, na kahit na mag-iba man yung scientific beliefs natin, yung theology, yung understanding of God, yung message, hindi magbabago. It's a timeless truth. And kahit nga ako nagbabasa ako ng mga libro na tinan mo mga medical books na yung buhay mo nakasalalay sa truth ng mga books na ito. And yet they will say again and again, we're not sure, we're not sure. Hindi kami sigurado kung ano ba talaga how this works. The medicine is still under trial. Ganun-ganun. Ang daming uncertainty sa medicine. And yet ito yung mga libro na binebasis namin. Diba? Pero we are willing to work with that uncertainty. And science always changes. So,
hindi na importante no yung mga pre-scientific beliefs ng mga messengers. Ang kailangan, ano talaga yung message na gustong isabihin ni Lord through these people during that time? Kasi kahit na yung mga biblical authors na ito, gagamit sila ng mga terms na chemistry, biochemistry, yung mga nakausap nila during that mga ancient Israelites and ancient Babylonians, hindi makaka-relate sa kanila. Wala man silang mga ganong subjects. Wala man silang universities. Wala man silang refrigerator. Wala silang mga cars and all of these things. PowerPoint, laptop. Wala silang ganon. So, they cannot use that kind of language for them. They had to use the pre-scientific beliefs and concepts na meron sila during that time. But the message remains, no? The message remains, which has significance for us today. Sige, pakibasa nga, Angeline. Language is tied to culture and ideas. Kasali ito sa baba, kuya. Yes. Okay po. Digging deeper requires knowledge of ancient language and concepts. Yan. So kung gusto niyo talaga mag-dig deeper, kailangan mag ano no ng ancient languages. Pero meron ka namang naiintindihan at a surface level. Pero yun lang, dito sa BTM kasi parang hindi tayo nakokontento, no? So let's go now to language. So kanina, concepts, ideas. And concepts and ideas, lumalabas siya in the form of language. Diba? So language is tied to culture and ideas. And if you really want to go deeper, then you have to learn these languages ng mga biblical authors. Sige nga, pakibasa daw nito, Daboy. Daboy, can you please read this? So, nababasa yan. So, mahirap, no? Mahirap, ano? Pero actually, everybody knows this. So, pagbabasahin mo ito, this is Bereshit Bara Elohim et Hashemayim v'et Haaretz. Tama ba, Ed? Tama ba, Ed Carl, pagbasa ko? Yeah. Tama. Fluent, ah. Galing, ah. In the beginning, God created the heavens and the earth. Oh, very good. Mas magaling. Plus points. Galing talaga ni Sir Ben. Kaya siya yung mag-lead sa ating exegesis. Exegetical director. Tapos Vice Chancellor si CJ. Anyway, yun na yun. Diba? So, praise God na meron tayong mga translators. Mas na madali mo lang maintindihan na ano. Pero mahirap pa rin, di ba? Mahirap pa rin kasi again, ano itong in the beginning? Ano itong in the beginning? Ano? Ano tong Bereshit? Is it the same like beginning na zero time? Ano, Big Bang? Ganyan, nagsimula ang Big Bang? Ano ba ang in the beginning? Na wala pang material things? E bakit pagka walang material things, pagka verses, next verses, meron ng darkness and meron ng dagat. Paano yung naging beginning, no? So yan, yan kaya cross-cultural experience talaga. So itong Shema siguro, since wala na tayong time, daanan ko na lang ito. Next time, pag-usapan natin yan. Okay. So ito yung significance ng lahat ng na-discuss natin so far. So yung ancient na mga beliefs, na mga ideas, concepts, image of God, di ba? Image of God, creation, Tower of Babel, Ziggurat. Lahat yun is ancient clothing. Lahat yun parang coating ba? Yun yung coating na through that, makukuha mo yung timeless message. Ancient clothing, timeless message. So sa atin pa, yung clothing, yun yung ancient language, mindset, worldview, ideas nila during that time. Pero yung clothing na yun, ang nasa loob nun is yung timeless truth about God. Now, bakit tayo mag-aaral nito mga ancient languages, mindset, archaeology, nakakapagod naman. No?
engineer ako, Kuya Obed. Medical student ako. May love life ako, Kuya Obed. I have no time for that. Pero bakit ba natin to aaralin? Inaaral natin kasi yung ancient language na yun, yun yung magiging way mo para makuha mo yung timeless truth about God. There is no other way. Kasi kapag hindi mo alam yun, kapag hindi mo alam yung mga ancient language mindset and ideas, dadalhin mo yung modern mo na mga ideas into the text. Dadalhin mo yung language mo, yung mga pinagdadaanan mo. Tapos yun ang gagamitin mo to interpret the Old Testament. Mahihirapan ka. Pwede ka maging atheist kapag ginawa mo yun. Kasi nga, bakit pinatay ni Lord yung mga bata, yung mga women nung genocide kay Joshua? Ang sama naman ni Lord. Diba? Kasi yun ang pinagdadaanan mo during that time. So, you are using that to interpret the Bible. So, magiging masama yung tingin mo kay God. But again, kailangan kasi ano ba ang nangyayari during that time? Ano bang message ni God? Bakit niya ba yung ginawa? And that's quoted in ancient language, mindset, and ideas. Pero beneath that is the timeless truth about God. Yan ang reason kung bakit tayo nandito ngayon, no? Struggling and having this session because we want to know the timeless truth about God na hanggang ngayon may significance to 21st century Filipino kids na nag-EML, na nag-uuyab-uyab, na Alliance, Baptist. Merong significance ito sa atin today. Pero to know that, you need to know a little about the ancient clothing para ma-appreciate natin yung message. So again, guys, no turning back. Welcome to the world of biblical studies. Clint K, are you there? Kamusta naman, Clint K? I'm already sleeping. Charot. Of course, I'm here. I'm listening. Kasi ayaw ni Clint K maging weird, pero wala siyang choice. Weird na siya. Ayan. So ito guys, maganda talaga ito. Oh my gosh, parang na mind blown talaga ako because of this. So this little bell Nemeki, or ang first phrase niya is, I will praise the Lord of Wisdom. This was created around this time, 1600 BCE to 1200 BCE. And this is Akkadian. No, sinulat siya ng Akkadian sa stones. Tapos, it's so amazing. Ano ito? No, okay, hindi biblical author ha. Hindi ito sulat sa Bible. This is made by pagans, polytheists, and pero pakinggan niyo kung what this is about. During the Kassite period, scribes ceased to write and read Sumerian. Instead, they began to focus on copying classical Akkadian texts and composing new ones. Here is one example of an important text written in Akkadian that was composed during this period, a poem describing a righteous sufferer who questions the divine judgment. The poem is called Little Bell Nemeki. In Akkadian, this means, I will praise the Lord of Wisdom, which is the first line of the text. Little Bell Nemeki is sometimes considered a parallel to the biblical book of Job. You may find additional information about this interesting connection in the recommendations for additional reading. So this is the story called Little Bell Nemeki, I will praise the Lord of Wisdom. And the Lord of Wisdom in this case is Marduk. And essentially it tells us of the relationship between man and God. So the first two tablets are about the suffering of this character, and tablets 3 and 4 about the redemption. And essentially what happens is this character is a very important man at court. Life is perfect,
then something goes wrong and he can't understand for the life of him why, but it completely ruins his life. His enemies turn the king against him, his titles are stripped away from him, he's dishonored, even the lowest of the low attack him in the street. He's despised and loathed, and in tablet two he gets his horrible afflictions, and none of the doctors, the magicians, they can't work out why he has these problems or how to solve them, and he's at death's door. And then we have the redemption. So Marduk steps in, his anger is appeased, he cures the problems, the medical issues, and he puts him back in a position where he walks down the street of Babylon and people look at him and think, crikey, you know, he's come back from the dead, effectively. And nakuha niyo yun? Nakuha niyo yun, Kuya Dens? Slide. Sige, Kuya Dens, ano yung nakuha mo from that? Kuan, na-distract man ko sa mga tablet-tablet good og ako no no yon sa man nila pagbasa oy. Wa kay ko kadungog sa lines, pero yeah, murag the general idea of it nga the parallelism of stories of, you know, ancient Eastern writings ba. Kumbaga, sa mo to ako murag na kuan lang. Yes, so pag itong sinulat na ano na ito, dun sa tablets na sinasabi ni it's about this righteous sufferer. No, parang wala siyang kasalanan pero nag-suffer siya ngayon and he begins to complain to God. So parang nawala sa kanya lahat and nung mamamatay na siya, ma-redeem siya in the tablets 3 and 4. Tapos here comes si Marduk, yung, you know, Akkadian God, and he solves all of his problems and nawala lahat ng sickness niya, ganun. And na okay siya, tapos bumalik siya doon sa city niya sa Babylon, tapos lahat na amazed. So ano yung pumasok sa iyo na story na parang familiar man? Job. 'Di ba? It's Job. Doon ako na mind blown, sabi ko, what? So makikita mo ba na actually hindi lang ito. You have Lamentations, you have ang Proverbs. Ang Proverbs talaga, almost parang word for word, parang kinopya sa the Proverbs of Amenemope, I think, which is a Babylonian literature. So that really makes you think, what? Like, huh? Bakit ganun? Diba? So very interesting. Yun lang. Na-amaze lang talaga ako sa ito. Ay, nag-drawing na si CJ. CJ, wag ka mag-drawing. Ayan. So divine clarification. Yeah. Divine clarification is using familiar stories and concepts to convey God's truth. So basin, no? Baka familiar na talaga sila sa ganung story. And now they are trying to clarify ano ba talaga nangyari to give out a message. And maganda siya pag i-compare mo yung flood narratives with ang flood sa Bible or yung creation ng iba sa creation natin. Makita mo ngayon yung difference. And makita mo, ito pala ang na-try niya i-clarify. Makukuha mo na ngayon yung theology na gusto talagang sabihin ng biblical authors. Divine clarification. Ah, ito. Naku, wala na tayo masyadong time, no? Pero maganda, ito na lang siguro patapos na tayo. Sige, Alexa, can you please read about this, the Great Symbiosis? Ito lahat. Hello, parang tingog. Yes, sir. The Great Symbiosis. In the ancient Near Eastern world, people believed that the gods were initially quite content to live without human beings. The gods had created a cosmos for themselves, built cities, and lived together in community. As time went on, however, they grew tired of feeding themselves,
making clothes for themselves, and building houses for themselves. Digging ditches for irrigation to grow crops was heavy labor. They therefore decided to create humans as a slave labor force. The responsibility of humans was to care for the gods in every way. Rituals provided food and drink for the gods. Temples provided housing. The gods then became dependent on people to provide the luxury to which they were accustomed and which they deserved. In turn, the gods would provide for the people so the people could provide for them and protect the people who were caring for them. This defined the codependent relationship between the gods and humans in the ancient world. It was a need-based system and comprised the religious responsibilities that people had. The gods understood that if society was plagued by lawlessness, violence, and disorder, the people would not be at liberty to carry out their ritual obligations. Thus, there was a symbiotic relationship between gods and people, which may be called Great Symbiosis, which was maintained for a smoothly operating ritual system designed to keep the gods happy. Thank you, Alexa. Nakuha niyo lang yun. Ganito yung worldview nila. Okay? Like everyone during that time, ganito mag-isip. Na ito yung story nila ha. So ito yung story. Di ba, maalala nyo, BT3 natin, stories are connected to worldview and worldview is connected to your purpose. So makita mo na ito yung story ng buhay nila na they were just an afterthought. Yung humans parang naisip lang ng mga gods para may mag-serve sa kanila. Tapos naging symbiosis siya. Pag sa biology pa, symbiosis kasi both are benefiting from each other. They have this mutual relationship. So, ginawa lang yung mga tao para mag-serve sa gods, to be a slave of the gods. And gagawin yun nila para yung mga rituals to provide food and drinks, gagawa ng temples para housing. And sa pag ginagawa nilang ganito, ibe-bless sila. Ibe-bless sila ng mga gods. And maintindihan mo kung bakit talagang dependent sila sa gods. Kasi nga walang ref noon. Walang refrigerator. Di ba? So talagang dependent sila sa ulan. Kapag umulan na masyadong malakas, patay. Sira yung crops. Starvation. Famine. Walang vaccine. Noon. Ah, grabe mga sakit. Di ba? And all of this interconnected ito. They don't see natural, supernatural. Lahat ito kontrolado ng gods. So they were so weak, they were so dependent on these gods. Pero makikita mo ngayon, ang mali dito is that kung meticulous ka lang, no, kapag ginawa mo lang yung best mo in you know, rituals and all, you can earn the favor of the gods. You can actually, in a way, control the gods. Di ba? You can manipulate the gods, control the gods based sa needs nila, and you can become prosperous. Pwede ka na ngayong yumaman. Kaya yung kay Job, may nangyari kay Job, di ba, nag-suffer siya. Yung mga kasama niya, friends, yung mga pagans yun eh. Sabi sa kanya, may ginawa ka sigurong mali. Job, may ginawa ka sigurong mali sa rituals mo or hindi mo lang sinasabi sa amin. Pero ang ano kasi nito, may needs ang gods eh. May needs sila. But Yahweh does not have any needs. Kaya nahirapan din si Abraham to transition, silang Moses, no? To transition to this kind of thinking. Kasi nga, yung belief nila, the gods have needs. Pero si Yahweh does not have any needs. And si Yahweh cannot be manipulated. Cannot be controlled. Based sa anong gusto mo. So you can now appreciate the statement, no? So ganun sila mag-isip, the great symbiosis. Gods help the humans, you know, serve the gods. And ang pangit ng purpose of life mo, no? Pangit ng purpose in life mo. And yung image of God, yung representative, yung king lang, yung pharaoh lang. Everyone else, mga slaves na. Wala kang parang purpose talaga sa buhay. Just a slave to the gods. But here comes the Old Testament, sabi, everyone is created in the image of God. Everyone is a participant in the purposes of God. Everyone is carries God's image and participate sa plans and purposes ni Lord. Very groundbreaking yun in the ancient Near East. Very mindset blowing.
na idea na kahit sino ka pa man, kahit pungkol ka pilay, may sakit, you are valued. You are important to God. Not because He needs you, but in His generosity, He loves you. Nun si Yahweh. Na very different sa God's, sa Great Symbiosis. Talagang against sa cultural river nila during that time. So, as you can see here, naglo-loading pa, wait lang. Pero nag-gets nyo lang ang concept ng the Great Symbiosis? Yes mo lang, Alexa? Yes, kuya. Okay. So as you can see here, di ba? These people, they worship the gods. Kasi nga, they want to manipulate the gods. They want the gods to show them favor, prosperity, wealth. Ganyan. And kung ano ka lang ng rituals, ibigay nila yun sa'yo. And it was out of a need and fear. But ayaw ni Yahweh ganun. He doesn't want a relationship out of fear and need. Though pwede dun magsimula, no? Kasi fear is the beginning of, the fear of God is the beginning of wisdom. Pero sabi pa ni Walton, it's only the beginning. Fear is only the beginning. Ang gusto talaga ni Lord is love and respect. Doon yung magiging basehan mo of serving Him. Kasi nga walang need si God. Bakit ka matatakot na ma-displease mo siya or something? Pero he wants, the motivation mo talaga is not fear and need or wrong motives, no? You want to be wealthy and prosperous. He wants your respect and wants you to see the privilege na you can participate anong purposes niya and plans for the universe. That privilege na, oh, grabe, I can participate, no? I can be a part of what God is doing. Yun, yung sense of honor. Yun ang gusto niya maging motivation natin. Or ng Israelites. So, sa summary pa ni Dr. John Walton, sorry, mabagal talaga ang internet namin. Very late lumalabas yung ano? Slides. Sige, Dina, pakibasa nga itong black na text. Dina, are you there? Can you read this? Ano na ako, tinog? Sige, go lang. Ano na ako, tinog? Okay. The people took care of the gods so that the gods did not bring ruin or destruction on them. And the gods took care of the people so that their needs continued to be met by those people. Yeah. Thank you. So yeah, ganito yung Great Symbiosis nag-work. Para hindi sila ma-destroy or ma-ruin. So again, fear and need ang motivation. Naku, 9 o'clock na. Okay lang sa inyo? Medyo mag-extend tayo, guys? CJ, okay lang sa'yo, CJ? Uy, okay lang daw kay Mel. Sige, basta okay si Mel, okay din ako. Okay, Clen K, can you read this with emotions, Clen K? With all your emotions. Ay, nasa ko'y basahon. Prayer to any God. May my Lord's angry heart be reconciled. May the God I do not know be reconciled. May the goddess I do not know be reconciled.
May the God, whoever he is, be reconciled. May the goddess, whoever she is, be reconciled. Oh, my Lord, many are my wrongs. Great are my sins. Oh, my God, many are my wrongs. Great my sins. Oh, my goddess, many are my wrongs. Great my sins. Oh, God, whoever you are, many are my wrongs. Great my sins. Oh, goddess, whoever you are, many are my wrongs. Great my sins. I didn't know what wrong I have done. I didn't know what sin I have committed. I didn't know what abomination I have perpetrated. I didn't know what taboo I have violated. Okay, thank you so much, Glenn K. Na-feel talaga namin yung guilt and shame nung itong ancient Akkadian na writer. So ito, nasulat ito around the time of Moses, okay, by a pagan, you know, non-Israelite. And makita nyo guys, di ba, parang sino, hindi niya kilala kung sino yung Diyos and yung longing niya ba na ano bang mali na nagawa ko? And yet, this person is asking for forgiveness. No? And hindi kasi, ano eh, hindi clear yung gods to them. Alam nyo, yung kailangan nilang malaman yung will ng gods, they do it through divination. Meron silang ginagawa something like this na mumapatay sila ng animal, tapos kinukuha yung intestines, tapos nag-ritual sila, tapos tinitingnan nila yung intestines. Kasi nga, dun daw sa intestines, isusulat ng gods kung ano yung instructions nila. So hindi nila kilala sino ba talaga yung Diyos, ano ba itong mga gods na ito, ano yung gustong ipagawa sa kanila, di ba? And they were longing for instructions. Tapos here comes yung sa Israelites naman, talagang kinaklaro ni Lord kung sino siya. That he is a God of compassion, slow to anger, di ba? Slow to anger, with loyal love and justice, and he will by no means punish the guilty. And Leviticus. Tayo Leviticus, walang nagbabasa siguro. Si Pastor Ariel lang siguro nagbabasa ng Leviticus. Josh, nagbabasa ka ba ng Leviticus? Parang tulog naman si Josh. Ay, kuya. Murag nawala ang pag-ingon sa mga alan ako. Wala, kuya. Okay. Diba? So parang wala nagbabasa sa atin sa Leviticus kasi it's like boring set of rules. Pero alam niyo mga Israelites, they were longing for that. The ancient Near Eastern people, they were longing for instructions, for specific instructions. And my gosh, no? Kaya sana ma-appreciate natin ang Leviticus and Deuteronomy and all of those laws. Kasi nga, grabe yung grace ni God. Grabe yung love ni God na talagang sinespecify niya for them. Who He is and what He wants them to do. Ay, parang ano ba yan? Leviticus, so legalistic. Grabe man si Lord, so strict. Diba? But you know, these ancient Near Eastern people, ito yung hinahanap-hanap nila. A God who speaks to them, who reveals His will to them. So itong the great symbiosis, ito yung, di ba, the gods, they need the humans, so the humans, they serve people. Ito, binabago ito ni Yahweh. And He introduces them to something different, which is the great enterprise. The great enterprise is everyone is made in the image of God. Everyone can participate sa purposes and plans ni Lord. And as Israelites, you are the chosen people. You will represent me, the nations. You will be the light, the nations. I will bless you, and Israelites, you will bless other nations. I will order the universe through you. You will be my priests. You will be my kings. That's the great enterprise, no? The privilege and the opportunity to be used by God to forward His will
and his love to others, and to the whole nation, to reign with him. Yan yung the great enterprise sa Old Testament. And when you come to the New Testament, may one step forward na development. And that's what we call the Great Commission, which is we go and make disciples. Yahweh is best presented in Jesus Christ. And through Christ, we have this model. We have, and siya talaga yung i-imitate natin. Diba? And as we imitate Jesus, we live out his life, we make disciples, more and more people become Christ-like. And yun na, ngayon, that's how we participate in the kingdom of God, by creating more and more Christ-like individuals and communities. So you can see the progression, ano, from the Great Symbiosis to the Great Enterprise to the Great Commission of the New Testament. Biblical theology. Wow, amazing. And I love how we do it, no, sa BTM, sa Biblical Theology Movement, we have different colors. So sa mga bago na mga members natin, ang significance talaga ng bakit ganito yung mga colors natin, no, from white to dark, na dinesign ng ating amazing na friend si Harold, is because we want to progress. Gusto rin natin from Great Symbiosis, which is, you know, we manipulate God. Gusto natin si God ang mag-adjust sa gusto natin. Diba? We try to earn God's favor. We try to do this and that para magustuhan tayo ni Lord, bless tayo ni Lord. Diba? The Great Symbiosis, parang ganun pa rin ngayon eh. Kahit na Christians na tayo. So we try to please God, tapos para i-bless tayo ni Lord, so that He can do what we want. Ano? But we transition doon. Hindi tayo magsistay doon. We want to become to participate in the Great Enterprise and in the Great Commission. So yung colors dito, they represent progression. It represents progress. Na from immature to mature, from small number, mga 15 lang kami nag-start. Ngayon, 70 na. Si Zina is the 70th member sa BTM. No? So we want to progress in quality, in quantity, because ganun yung ano yung gusto natin sa BTM. So the colors here, they can represent, no, progression. And parang ganun din ang nangyayari sa Old Testament. You have the ANE, yung culture nila, beliefs sa Ur, kung saan galing si Abraham, 'di ba? Ganun yung mga beliefs nila and mindset nila, but dinadala sila ni Yahweh from ancient Near East into the Old Testament, into the Great Enterprise, into being image, you know, imagers of God, those who carry His image. And from there, we don't stop there. One step forward is the New Testament, wherein Jesus is the climax of the story in the Old Testament. He fulfills the law. And today things are different. No? A lot of things have changed, but the message is the same. We have the same Yahweh of Moses, of Abraham, Jacob, and Israel, and the early church, the reformers, diba? Reformation, and A.B. Simpson, and you know, the rest is history. But we carry that forward in our lives and in our families and in BTM. Okay, so ito siguro, itong table na ito, hindi nyo pa siguro nakikita. Next week na ito. Next week na ito, kasi parang more on into theology na ito. Pero ang point lang naman talaga nitong table na ito is you can see the progression. Okay? You can see from ancient Near East, ito yung identity, ito yung function. Sa Old Testament, ito. Sa Israel, ito. Sa secular, ganito. And then sa modern Christian, ganito. Ito yung identity. So yan lang talaga ang point niyan. Pero maganda ito isa-isahin eh. So we'll talk about this next week. And then... yeah, ito yung line talaga ni Dr. John Walton. Kung makalimutan nyo na lahat, don't forget this.
that the Bible is written for us. So meron siyang significance even for us, you know, moderns. The Bible is written for us, but it is not written to us. Hindi tayo yung original audience. Okay, the Bible is written for us, but it is not written to us. So next week, we will be talking about the theology of the Old Testament. So sino si God, no, in the Old Testament. So the theology of the Old Testament reveals God's plans and God's purposes. And through that, no, ano yung pangaplano ni Lord, and ano yung mga purposes ni God, we can know who God is. And one way also to really know ano yung mga plano ni Lord and ano yung mga purposes ni God is by studying God's actions. Ano ba yung mga ginawa ni God? And through that, we can know who God is. Thank you, guys. Thank you. Stop record na tayo, Ed. Stop record mo na tayo.